Hi guys! Nako, bare months na naman. Kaya naman, alam nyo na, nalalapit na naman ang Pasko. Kaya eto, nag-iipon na ulit ako ng mga pwede kong gawin ngayong darating na Pasko. At isa nga ito na talaga namang napakasarap. At kahit nga ordinary days, aba, pwedeng-pwede mong gawin ito dahil gagamit lang naman tayo dito ng lemon square. So, 7 peraso po yung aking ginamit dito na lemon square. So, ayan, inalis ko na nga itong kanya pinakang paper liner. Ako, alam nyo naman ang lemon square at talaga namang napakasarap. Kaya naman bagay na bagay itong gawing dessert kagaya nga po ng gagawin natin ngayong araw. So, after nga natin matanggal yung paper liner niya, ihiniwa ko siya kasi ibubukod ko itong pinakang top no ating lemon square. Pagkatapos po niyan, ay ilalagay natin ito sa isang lalagyan. So, ayan, dito ko siya inilagay sa square na lalagyan. Bali, meron pala ako ditong dalawang flavor ng lemon square na naiiba kasi naman assorted na lemon square yung nabili ko. Assorted flavor. So, ayan, akin lamang yung finlatin hanggang sa mawala na ng pinakang space itong ating lalagyan. Yan, kagaya po niyan. Then, set aside. At meron din po ako ditong chinilled na all-purpose cream. So, ayan, isang ano lang po yan, 250 ml ang size po nung ating ginamit na all-purpose cream. Kaya naman, atin lamang po yan, imimix it gamit itong ating hand mixer. So, ayan, after nating mamix ay maglalagay po ako dito ng kalahating lata ng condensed milk. Kalahati lamang po kasi ayoko naman ng sobrang tamis. Pero kung gusto nyo naman po na mas matamis pa, ay pwede nyo naman pong dagdagan yung dami ng condensed milk. Tapos, after po nating mamix, ay ilalagay naman natin itong ating fruit cocktail. Bali, ito po ay maliit na lata lang ng fruit cocktail. Bali, para siyang 432 grams. So, ayan, halu-haluin lamang hanggang sa makoat lahat nitong ating pinakang cream, yung ating fruit cocktail. Then after nyan, aba ibubuhos naman po natin yan dito sa ating pinirat na lemon square. O diba, itsura pa lang talaga namang napakalakas ng datingan, dessert na dessert. So after natin mailagay, atin lamang po yung ipaflatten hanggang sa magpantay naman ng bahagya itong ating pinakang cream. Then yung ito po yung pinakang top ng ating lemon square, kaya ibinukod ko siya kasi gagawin ko siyang toppings. Then meron din ako ditong itinirang prutas na inilagay ko nga kanina. So, nagtira ko dyan para nga pang extra topping dito. Sa atin niyang ginagawang fruit salad cheesecake. O, diba? Itsura pa lang. Talaga namang pang malakasang dessert na. So, after natin magawa yan or matapos na natin lahat, ay atin naman po ito syempre palalamigin sa loob ng 4 hours or overnight. So, ayan, after 4 hours nga ng aking pagpapalamig dito sa ating dessert, aba, hindi ko na yan mahihintay pa na matapos pa yung overnight. Kaya naman, atin na itong titikman. Kung gusto ninyo na gumawa din ito, aba, pwedeng-pwede naman dahil napakadali lang namang mahanap ng mga sangkap na ginamit natin dito. Actually, hindi mo na kailangang hintayin pa ang Pasko para makatikim nito. Ngayon pa lang ay pwedeng-pwede ka na rin gumawa nitong ating fruit salad cheesecake. Cake. Promise guys, isa ito sa best dessert na natikman ko. Serve and enjoy!